So, good day mga tall masses. Ako nga pala si Aldrin, ang bagong katol. So, good day mga tall masses. Ako nga pala si Aldrin, ang bagong katolsis nyo at isang bagong YouTuber dito sa Middle East. So, kung bago ako sa channel ko, please subscribe. Saan nga ba? Dito? O dito? Please subscribe and hit the bell button for more video updates. Tara, samahan nyo ako. May pag-uusapan tayo. Let's go! So yun nga mga tol, mga kasis. Pag-usapan natin ngayon yung ano, yung ang tawag nito. Bakit nga ba walang ipon, walang savings yung ibang OFW kagaya ko? Bakit? Una, hindi naman kasi lahat na umaalis. Malaki ang sweldo. Maganda ang trabaho. Kadalasan naman kasi nung mga umaalis, yung sinusweldo nila, mataas lang ng bahagya yung sweldo nila sa Pilipinas, tulad ng mga kasambahay. Siguro ang average ng sweldo ng mga kasambahay dito sa Middle East is around 50 to 20,000. Tapos yung mga passport worker naman natin, average din siya ng 15 to 25,000 with or without overtime. So, tingin nyo kung may asawa ka, may pamilya ka, aabot yung ganung budget. Ang pinagkaiba lang kasi sa Pilipinas, pag nag-average kang 15 to 20,000, putol dito, putol doon, putol dito, putol doon. Pagdating sa ibang bansa, lalo dito sa amin, wala naman tax, wala naman pinuputol sa amin. So, halos buo namin nakukuha yung sweldo. Ang problema lang, syempre, papadala namin yung 80% ng sweldo namin, 70% ng sweldo namin, or depende. Minsan pa nga 90% lang. So kung sa tingin nyo, meron kaming 20 to 25,000 average na sweldo, automatic 20,000 yung padadala namin sa Pilipinas. Kasi nga, may nag-aaral na bata, may pamilya, may papakainin, may kuryente, may tubig. Yun. So, isa sa mga rason bakit hindi nakakaipon ng isang OFW, yung range ng sweldo, saka yung uri ng trabaho. Tapos yung mga gastusin, yung mga kung ano-anong binabayaran sa Pilipinas. Pero dito, syempre, puhunan lang namin dito. Balin, pag kinakain lang namin araw rito, talagang budget nila pagka nasa between 20 to 25,000 na range kaya sweldo. Kasi nga, may pamilya kami na kailangan padalan sa Pilipinas. Pangalawa, bakit nga ba walang natitirang ipon ng mga OFW? Luho. Luho. Isa pa. Luho. Anong luho? Patay tayo niya. Alam mo naman yun. Pag nakaalis ka na ibang bansa, aba, anong unang pupundar? Cellphone, tablet, laptop. Sa mukha na yung pambili. Utang, 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 utang. Diba? Paano ka makakaipon? Ang problema kasi, pag umalis ka, ala ka naman sabihin natin maayos na gadget or matinong gamit. So, obligado magpundar ka ng mga ganito. Ang problema lang kasi, yung iba nating kabayan or kahit ako, umaabab tayo sa sweldo natin. Sumosobra tayo sa capacity natin. Ang sweldo natin, 20,000. Tapos ang utangin mo, ang gagastasin mo, above 20,000. Paano ka makakaipon? Sa tingin mo, kung maluha. Oo, aminado ko. May problema rin ako ng nagdanas din ako ng ganyan. Dumanas ako ng ganyan. Kasi nga, no choice. Kailangan ko talagang kumapit sa ganyan para magkaroon naman ako kahit pa ng matinong. Matinong. Ayan. Yung gamit ko ngayon. Para kahit pa ano, makakausap ko ng matinong yung pamilya ko. Kahit na 7 taon na ako nagtatrabaho sa labas ng bansa. Wala pa rin ipon. Kasi nga, mababa lang din naman sweldo ko. Tapos, maluho pa ako. Pangatlo, sa tingin mo, ano pa yung mga dahilan bakit wala pa rin ipon ang isang OFW? Ano nga ba?
Aba, syempre, yung iba naman dyan. Alam naman natin dyan. Honey, may magandang bag dito, may nakasale. Ano, may nakita kong maganda sapato, so bili tayo. Ay, kasama rin pala sa luho yun. Ano diba? Sa tingin mo ano ba? Kasi ako wala nang maisip eh. Una sa lahat nga pala, disclaimer po ah, hindi po tayo eksperto. Ito yung mga naranasan ko, nalaman ko. So, yun lang. Sinashare ko lang po ano yung nalalaman ko kasi mahirap naman sa mahirap magmarunong kung hindi ka naman marunong. Yun lang yun. Yun ang punto ko. So, hanggang dito na lang yung video ko. Maraming salamat sa panonood at sa pag-aaksya ng oras sa akin. Please like, dislike, or comment. Wala sa akin problema na kahit ano. Pero huwag mo kakalimutang mag-subscribe, subscribe, and subscribe. Okay pa tayo, mga katolsis. Salamat po!